Sa ating ebanghelyo ngayon ay sinabi ni Jesus yung isa dalawang uri ng talinghaga, pero isa lang ang lesson para sa atin, ang aral na nais iparating. Itong perlas o the pearl of great value, yung mamahaling perlas. Sa ating buhay po, itong talinghagang ito, dalawa ang pwede nating pagkakaintindi, no? Unawain natin sa dalawang sitwasyon ang talinghagang ito. Una, ang tinatalakay dito, yung pearl of great value, it could be our salvation, no? Sabi nga dito, may nahukay daw na isang kayamanan sa isang bukid, at sa laki ng tuwa ipinagbili ng isang taong yun yung lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid. Hindi sinasabing yung lupa lang, yung parte lang ng lupa kung saan nandoon ang perlas. No, the whole yung nakapaligi doon, binili rin niya. Gayun din itong sa ikalawang uri ng talinghaga kung saan natagpuan ng isang mangangalakal ang mamahaling perlas, ipinagbili din ang kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Sa ating buhay po, di ba po kapag tayo ay nagkakasakit, no? Halimbawa, meron tayong karamdamang physical. Sabihin na natin yan man ay yung malubha, no? Yung mga cancer, diabetes, yung mga ganyan, no? Yung mga malubhang sakit sa katawan, di ba po handa tayong gastusin ang lahat ng kayamanan natin, maibalik lang ang ating kalusugan. Di ba? Handa mong ipagbili lahat ng ari-arian mo. Yung iyong bahay, sasanla mo sa bangko, yung iyong lupa, ano? Bumalik lang ang iyong kalusugan. Bakit hindi rin po natin pahalagahan ang ating kaluluwa? No? Literally, no? Kung paano natin pinapahalagahan ang ating anyong physical, ang ating katawang lupa, na handa tayong ipagbili lahat, lumusog lang ito, gagaling lang ito, bakit hindi natin makuhang ipagbili din ang lahat, maligtas lang ang ating kaluluwa? No? Ito yung pearl of great value, no? Yan ay in terms of our salvation. Ngayon, titingnan po natin itong kingdom of heaven na sinasabi dito in the context of our life here on earth. No? Huwag lang yung pagdating ng panahon na makamta natin ang kaligtasan, no? Alagaan natin ang ating kaluluwa. Paano naman ang buhay natin dito sa daigdig? Paano natin ma-experience itong pearl of great value? Ito yung kingdom of heaven habang tayo ay nandito pa sa lupa. Isang bagay lang po, a life obedient to God. No? Mararanasan po natin itong pearl of great value, itong kingdom of heaven, kahit nandito pa tayo sa lupa, kung tayo po ay masunurin sa Diyos. Kung tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Di ba po kapag sinasabi natin na kapag ang buhay natin ay payapa, masaya, sagana, di ba feeling natin para na rin tayong nasa langit? No? Parang nasa atin na rin ang kaharian ng Diyos. Ano pong pwede nating ipagbili o ipagpalit? Makamtan lang natin ito.
Kasi ang context po dito ipinagbili ng lalaking ito, no? Yung lahat ng kanyang ari-arian, makamtan lamang itong perlas na ito. Ano po ang kaya nating ipagpalit? Magkaroon lang ng a taste of heaven ang buhay natin dito sa lupa. Yung bagang tipong buhay na payapa, masaya at masagana. Halimbawa po, may asawa ka. Gusto mong masaya ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, payapa, sagana. Ipagbili mo yung buong context ng iyong lifestyle. Ah, hindi ako magtataksil. Kahit sabihin na nating masaya din ako ng kaunti, mini pearls, no? Yung pagtatraidor, no? Halimbawa, yung pagbibisyo. May mini pearls yun eh, mumunting perlas. Pero huwag nating ipagpalit yung malaking perlas doon sa maliliit lang, no? Oo, masaya ka doon sa pagbibisyo mo, sa pagtataksil mo. Di ba? Pero ano ang naisang tabi mo? Di ba yung pearl of great value? Yung pagiging masaya, payapa na pagsasama nyo bilang mag-asawa, no? Dapat meron tayong ipagbili, no? Hindi lang yung lugar kung saan nandoon ang kinaroroonan ng perlas, kundi yung the whole, no? The whole field, the whole context of your life, your whole lifestyle, no? Yan. Halimbawa, sa isang estudyante, isang anak, gusto mong magkaroon ka ng magandang kinabukasan, o ano yung kaya mong ipagbili, makamtan lamang yon. Huwag kang magbisyo, no? Huwag kang magbarkada doon sa mga bad influence, no? Yun yung whole field eh, the context, your lifestyle, no? Ituon mo doon sa perlas na gusto mong makamtan. Huwag kang patamad-tamad, no? Mag-aral kang mabuti, no? Yun yung field eh, no? Bilhin mo kasama ang field, no? Kasi yun yung nakapalibot doon sa perlas na yun eh. Yan. Halimbawa, gusto mong mag-asawa, no? In love na in love ka, gustong-gusto mong mapangasawa yung isang tao, o ano yung pwede mong ipagbili doon, makamtan mo lang siya. Mapasayo lang, no? Yung iba nga, iniiwanan ang mga magulang, iniiwanan ang trabaho, mapangasawa ko lang ito, no? Meron kang ipinagbibili eh. Hindi pwedeng wala, no? Kasi sabi nga dito sa Ebanghelyo, nung matagpuan niya, binalikan niya, binili ang buong bukid. Binili ang buong bukid. Yan. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan ng buhay mo, alisin yung mga kasalanan, no? Alisin. Ibilhin mo na rin yun, no? Para makamtan mo ang nais mo sa buhay mo. Ito yung talinghagang ito, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Ano ba ang mas pinapahalagahan natin sa buhay na ito? Kung yan ang pinapahalagahan mo, handa kang isakripisyo ang lahat. Ipagbili mo ang lahat. Kamtin mo ang pangarap mo sa buhay. So sa tingin ko po, generally speaking, no? Tayong mga tao, wala naman tayong ibang hangarin sa buhay eh, no? Kundi ang sumagana, maging masaya, payapa tayo, no? So gusto mong ma-enjoy mo ang iyong pinaghirapan, no? Huwag kang gumawa ng katarantaduhan, no? Kasama 'yun sa bilhin mo, no? Yan. Hindi naman pwedeng gusto mo ng payapang buhay tapos gumagawa ka ng katarantaduhan, eh iba 'yun. Alisin mo yung kasinungalingan, no? Yan, kasama yan sa bibilhin mo eh, the whole field. No? Pagtataksil, yan.
Kaya sana po mga kapatid, sa ating patuloy na pakikipagniig sa Diyos, no? Namnamin natin ang kanyang mga aral, isabuhay natin, at kailanman hinding-hindi tayo bibiguin ng Diyos sa mga pangarap natin sa buhay. Yung pearl of great value, yung ating kaligtasan, at kahit dito sa lupa pa lang, mararanasan natin ito, yung taste of kingdom of heaven, yung peace, prosperity, yung magandang buhay, sagana, mararanasan natin, makakamtan natin ito kung tayo lang handa tayong ipagbili lahat ng mini pearls, makuha lang yung pearl na pinakaninanais natin sa buhay na ito. At magagawa lang mang natin ito kung ang buhay natin ay we are submissive to the will of our Heavenly Father. Amen.